Yan mga ka-traders, sa video na ito ay i-analyze ulit natin ang SLP and today is February 17. Okay, 2:37 in the afternoon natin to ina-analyze at ngayon makikita natin guys na totoo ang ating prediction. Di ba kagabi in-analyze natin to, bumaba, in-analyze natin kaninang madaling araw, bumaba pa rin. At ngayon syempre, wala tayong masyadong sasabihin dahil continuation lang ito ng ating analysis at ganun pa rin naman ang kanyang price movement, ano, ganun pa rin yung ating the way ng pag-a-analyze dito sa SLP, no? At araw-araw po tayo ma-analyzation sa SLP, kaya mahalagang mahalaga na tapusin niyo ang panonood sa video na ito at yan, mag-subscribe na po kayo. And by the way, kung bago lamang po kayo sa aking YouTube channel, ayan, ako nga po pala si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader. Yan, isa po akong US stock market trader and investor. Dito din po sa local market natin, trader din po ako at investor. At isa ring coach at isa ring crypto trader at investor. So, yun, gumagawa ako ng mga content about finance, about trading, investing, yan, economics, since I am an accountancy student also. Okay, so kaya naman guys, lagi-lagi din po tayo may update sa SLP. Araw-araw po yan. Ang goal ko po is para makabigay, okay, ng makabigay ng mga value sa tao, okay, makabigay ng learning especially for those who are new, okay, yung mga baguhan pa lang po sa trading para magkaroon po agad kayo ng insight. So, ayan, happy 17,000 subscribers mga ka-traders at ang promise ko po sa inyo pag ito naging 18,000, 19,000, 20,000 subscribers, guys, ang dami ko na pong pinapamigay, okay, ang dami na nating pinapa giveaway. So, kaya naman ayun ang ating background. And guys, okay, sa mga hindi rin po nakakaalam, no, I offer an exclusive course about trading 101 masterclass. About trading 101 masterclass na ako mismo ang magtuturo sa inyo ng aking mga personal strategies and secrets po sa trading. Okay, kaya naman napaka very very accessible and affordable po nito sa lahat ng mga Pilipinos, no, especially mga baguhan pa lang po talaga, no. I transform, binabago ko po, I am transforming the Filipinos. Yung mga hindi po marunong sa trading, I handled over 200 students na yung karamihan po talaga sa kanila is profitable na, and yung lahat po marunong na pong mag-trade, no. Yung yan, proud na proud po ako sa mga students ko. Yan, hindi ko talaga mabilang kung ilan na mga traders, ano. So, paano po makakasali dito mga ka-traders? Unang-una po, kailangan mag-subscribe kayo sa YouTube channel natin. Pangalawa, kailangan i-message nyo po ako sa aking official Facebook page na The Estudyante Trader dahil doon nyo po kasi ako talaga mako-contact, no? I-search nyo lang po sa Facebook, The Estudyante Trader, at agad-agad po akong sasagot, or kung hindi po ako, yung secretary ko po, no? Yun po ang magsasagot sa mga inquiries nyo po. And dito po mga ka-traders, yan, gusto ko lang din pong sabihin na meron tayong pag-giveaway. Sasabihin ko na rin kasi po makikinabang kayo dito. Meron po tayong pag-giveaway ng Apple earphones, original po yun. Talagang ang ganda-ganda ng quality. Ang dami ko na napamigay, ang dami ko na napadalhan ng Apple earphones. Ang dami ko na rin napamigay na GCash, 3,000 pesos yung ating major price, no? Meron din consolation price guys para sa mga hindi mapipili o hindi mga mabubunot. No, meron din 500 pesos ngayon. No, para sumali dun sa ating parapon and pag giveaways, may bayad po ba? Guys, wala po kayong ilalabas ano na ni piso para makasali dito sa ating mga ipamimigay dahil fair po tayo sa lahat dito. So, ang tangi, sir, paano po makasali diyan? Unang-una nga hindi kayo maglalabas ng pera. Pangalawa, ito po ang gagawin niyo ng mga requirements, no? Ang kailangan pong gawin is definitely mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. Importante na nakasubscribe po kayo kasi kapag hindi po kayo nakasubscribe at nabunot ko kayo, so ang role ko po dyan, madidisqualify po kayo or diba, mapapawalang bisang inyong pagkapanalo, so sayang naman. Pangalawa, kailangan ilike nyo ang video na ito. Pangatlo, kailangan ilike nyo ang aking official Facebook page na The Estudyante Trader. Isa-search nyo lamang po sa inyong Facebook. Okay, The Estudyante Trader, at may chance na kayo agad manalo ng ating mga ipapamigay. Siyempre, yung 3,000 pesos, ang dami ko na napamigay guys, ng 3,500 and yung Apple earphones natin. And soon guys, habang lumalago ang ating family, mas marami pa akong ipapamigay sa inyong mga
prices. And ayun mga ka-traders, yan, punong-puno tayo ng meetings ngayon, mentorings and appointments dahil may mga kumukontakt din sa aking company all over the world mga traders dahil gusto nilang magpapromote ng kanilang mga NFTs. So kaya naman, ayan po mga ka-traders, no? So a-analyze na natin ang SLP. As of now, ang price ng SLP is around 1.42 peso. So importante na ma-analyze muna natin 'yan, no, na makita muna natin yung current price movement to be able to see the realistic range of the SLP, na hindi natin sasabihin na oh bukas abot agad to ng 5 pesos, hindi po ganoon, no. Kailangan po natin maging realistic. So punta na po tayo sa ating charting. Again, no, kaya hindi ko masyadong nilalalayman ang ating analysations o mga pinaglalagay ko sa chart kasi nga pong target viewers natin dito is yung mga Pilipino na mga beginners po sa trading na hindi nila alam ang gagawin nila sa SLP. Ang tulong kasi ng videos ko guys is bibili ka dapat ng SLP ngayon, ganun ang mga beginners eh. Pag bumaba, anong line of thinking? Oh, mura SLP, bibili na ako. Okay, dapat bang ganun ang line of thinking? Hindi po. Diba? Kaya nga tinuturo ko sa ating masterclass, hindi lang yung lesson, ano yung tamang maging mindset and maging emotions, maging attitude natin towards trading, ganun ba? Na porket, ayan, bumababang SLP, good to buy na ba? Hindi pa rin po, kasi ang importante sa trading is yung market timing natin na tinatawag. And ngayon nga, sa 4-hour time frame and sa 1-day time frame, i-analyze po natin ang SLP. So, tingnan muna natin yung macro trend niya sa 1-day time frame. Ayan, sa 1-day time frame niya, may nagsusupport dito. But then, ang main support kasi natin is around these price levels. And kaya tayo lumilipat ng 4-hour time frame to be able to see the detailed price action kung saan ba siya pumunta, ano yung ginalaw niya, no? And guys, okay, kahit sabihin natin ngayon na, ayan, diba, ganito rin yung trading psychology natin eh. Diba, ganito yung market psychology. Uy, umaangat na SLP, buy na tayo, yes. O, ganun ba dapat? Hindi po, dahil base sa ating mga signals, no, talagang tumatama yung mga analysations natin lagi, ano? So, base sa ating signals, pababa pa siya mga ka-traders. Hindi ko naman sinasabing pababa siya na 2 dahil na 1 peso. Hindi naman po ganun, no? Kasi ang sinasabi ko dito mga ka-traders, maaaring on the short term, pababa siya. On the long term, pataas siya. Okay, kung hindi niyo yung nag-gets mga ka-traders, eh may mga nambabas kasi diyan, may mga negative comments. Eh syempre tatama ka, dalawa analysis mo eh. Mali, no? Siguro hindi nila alam yung time frame. Okay, kaya naman mga ka-traders, kailangan din nating aralin 'yon. Kasi for the short term mga ka-traders, kaya nga kung may nagtatanong sa akin, good to buy na ba SLP? Tinatanong ko muna, kayo, sige mga ka-traders, i-comment nyo, ano ba goal nyo sa SLP? Long term o short term? Para mapayuhan ko kayo ng tamang payo. Yung iba kasi yung payo sa mga mag-hold, iba yung payo sa mga quick trading. Right? Sa mga quick trader lang dyan, sa mga scalper, sa mga day trader. Pero as of now, no, sa short term na trend ng SLP is, pababa pang SLP ng mga nasa 1.20 pesos. Okay? Doon talaga yung pinaka-ibababa niya. Na kung saan, pagka pumunta sa 1.20 pesos, may bounce tayo na makikita dyan. Ayan, mga ka-traders, sinabi ko na ilang beses nang talaga noon pa, ayan, tumatama yung mga analysations natin. So, sinasabi ko na agad ngayon mga ka-traders para may insights na kayo sa maaaring kahinatnan na price movement nitong si SLP. Dahil maliwanag na maliwanag po, no, na pababa siya, bumaba siya, at bababa pa siya. Although tumataas siya ngayon, ibig sabihin ba, forever nang pataas yan? Hindi po ganon. Okay, kasi maaring tumaas yung ganyan, maaring tumaas pang ganyan, pero overall, the trend is downtrend for the short term mga ka-traders. Kaya nga may highlighted tayo dito or may naka ano tayo diyan na range natin, yung color yellow na highlight po no mga ka-traders. Ibig sabihin diyan pwedeng mag-bounce ang SLP, diyan pwedeng tumalbog, ibig sabihin diyan pwedeng pag bumaba dyan, tataas na ulit mga ka-traders. Kaya naman, ayan, kailangan maispatan natin yung mga price movements na yan, mga price levels na yan. Saka kung titignan natin sa mga indicators natin, ayan, downtrend pa talaga. Kung titignan natin sa RSI, kung below 30 na ba, pag hindi, hindi pa siya good to buy. Okay, ang RSI niya, ito yung tignan natin, yung purple na line. Wala pa talaga mga ka-traders, mayayo pa, nasa 45 pa, 40 levels of the RSI. Kaya naman, for the conclusion mga ka-traders, good to buy na ba ang SLP as in ngayon na? Ang sagot po, hindi pa po. Okay, kasi tinutulungan ko na kayo, imbis na manghula kayo,
'di ba? Sa mga students ko, imbis na manghula sila, sila na mismo yung nag-a-analyze, no? Binibuild natin sila para maging independent trader na hindi nakadepende nga sa ibang tao, no? At kayo naman mga viewers ko po, okay kayo mga ka-traders natin, kahit hindi ko kayo student, kumbaga, binibigyan ko na kayo ng insights na imbis manghula kayo, panoorin nyo na lang ang video natin at meron tayong magiging analyzations dito. Okay, so yun mga ka-traders, kaya naman abangan natin itong price levels na ito, abangan natin ang mga sumunod pang price movement or price action ng SLP kasi importanteng-importante na ma-analyze natin ito araw-araw. So thank you mga ka-traders, ayan, kung gusto nyo sumali sa ating mga ipag-giveaways, okay, sundin nyo na yung 4 mechanics, 4 steps na sinabi ko po kanina at automatically wala po kayong ilalabas na pera, no, eh makakasali na po kayo yan sa 3,000 pesos giveaways natin sa Apple earphones at sa consolation price na 500 pesos. Okay, at sa mga gusto nga magpa-mentor, I handled over 200 students na, hindi ko na nga po actually mabilang kung ilan yung mga OFW kong students, may students din akong financial analyst, meron din akong students na financial advisor, Axie player, Axie manager, bata, matanda, okay, lahat-lahat na mga ka-traders talagang natututo po sa atin yan. So kaya naman, message na po ako doon sa aking official FB page na The Estudyante Trader. Okay, so thank you, God bless us all guys. Again, mag-subscribe na po kayo dahil araw-araw po akong may analyzations dito sa SLP. So, thank you mga ka-traders. God bless us all and see you on my next video analysis. Bye-bye po!